Magandang umaga po o hapon o gabi man. So, my name is Policia Kokong. First time po kayo sa aking YouTube channel, no? So, ito po ay aaring narinig nyo na to. Reminders lang again sa mga bibili na kung tayo man o ako o ikaw ay bibili ng sikinhan na sasakyan. So, marami po tayong mga ilang katanungan lang, no? Hindi natin lalahatin, baka maubos yung magdamag natin, no? Unahin natin yung dalawang uri lang. Yung condition ng makina, pangalawa, yung legality ng sasakyan, mga dokumento. So, sa condition po ng makina ay at sa price, no? Nararapat ba yung price niyan? Ay kung hindi natin kabisado, no, at hindi naman tayo katulad ko na hindi naman expert sa sasakyan, para hindi tayo maisahan ng mga buy and sell o ng mga taliwas na nagbibenta dyan, ay hanap tayo ng tamang tao, expert na tao. O hindi naman pwede expert yung makakaintindi lang sa sasakyan, na iisipin natin na hindi tayo dininegosyo or pwedeng gusto niya lang kumita, pero dapat parehas, hindi kayo nilalamangan. Kasi maaaring kakilala mo yan, pero deep inside, gusto niya lang magkapirang malaki. Eh, by mali yun. Tapos later on, na-discover mo, ang dami na palang tama. So, yun po yun sa makina o sa kondisyon ng sasakyan. At siguro, isama natin yung price. Tama ba yung kakamura ka ba talaga sa pagbili mo ng sasakyan na yan? Or mapapamura ka? Yun lang po yun sa dalawang minuto. At ang susunod po itong legal dokumento. So, ito po yung medyo masilan, no? So, maraming sumasabit dito. Kaya dapat nating in detail isa-isahin or pag-usapan. Siguro, ubusin natin yung, sabihin natin, samantalahin natin yung 8 minuto, no? From ang dami, no? Unahin po natin yung tinatawag na UR o CR. Car Registration and ORCR. ORCR, CRUR. In short, yung car registration po ay ito po yung klase ng papel na ini-issue. Yung na-dokumento ng sasakyan na ini-issue from LTO, na dapat pare sila galing LTO o yung ORCR, na dapat yung car registration ay kung bibilihin mo yung sasakyan ay original. Pag may alibay po, huwag mo nang bilhin para sigurado. To be follow or nawawala, may loose affidavit o anything, pag-isipan mo munang mabuti kung nawawala yung kaperasong papel na yun. Medyo doubted na po yung dokumento. Diba? So, syempre, tatanungin mo yan kung kompleto yan, ay kung legal yan. Siyempre, sasabihin ng nagbebenta. Alam nga naman, sabihin, ay, illegal yan, Ren. Nabili ko lang yan, binigay lang sa akin yan ng 24. Pero ngayon, kapos ako. Eh, bibenta ko sa'yo ng mura. Hindi sasabihin yan, katotohanan. So, part natin, part nyo ang mag-investigate or mag-double check. Mag-investigate, lalim na yun. Mag-double check lang. Siguro, ang sasabi ko lang, kunin nyo yung detalye ng CR, I think, sa madaling usapan, picturean nyo. Habang kinuklos deal nyo, habang kinuklos deal mo yung usapan, humingi ka ng palugit within, siguro, mahaba na yung 24 hours. Or ura mismo, i-check sa 2600 po, yan, ulitin ko ah, 2600, nagbibigay po sila ng yung LTO ng initial findings, initial result doon, sasabihin ng sasakyan. Siguro ang sa 2600, the main purpose is kung may record din sa sasakyan, kung recorded sa LTO, kung tutugma doon sa detalye na nakasulat doon sa car registration. Isa po yung sa malaking puntos. At nagbibigay doon kung nakahat din o hindi eh. Kung mayroong violation, kung may apprehension. Ito yung ibibigay din ito 6-0-0.
At kung talagang gusto mo na 100% ma-verify na legal at walang kaso yung sasakyan, walang violation, ikaw mismo or kung meron tayong access na pwedeng mabigyan ng record sa LTO para i-verify, o kayo mismo mag-verify sa mga HPG, Highway Patrol Group, sa mismo sa LTO, malaking bagay yun. Kasi po, malaki pong implication niya kapag nakabili tayo na may violation. Unang-una, baka mamaya ginamit yan sa, may kaso yan, ginamit yan sa crime, sa iyo pa nakuha, ay mahaba ang proseso. Instantly, mawawala yung sakyan mo kasi may impound yan. Pangalawa, mawawalan ka, may imbestigahan ka pa. So, tingnan mo yung implication. Kaya dapat bago tayo magbayad, bago tayo, lalong-lalo na kung yung mga dealer natin, yung mga buy and sell ay hindi talaga legit. So, tinatawag ng mga bago lang, hindi sila legal. Ano lang, tao-tao. Mahirap yun. Okay lang kung, pero kahit nga yung mga, kasi minsan may palusot sila dyan, may mga tiwali dyan. Yung mga recognized na buy and sell, minsan, hindi rin 100%. May baka mamaya makabili tayo ng okay lang kung may sira kasi malulugi ka lang. Eh paano kung hot car or may violation or instantly nagamit pala yan sa commission of the crime. So talo ka. Ay, doon tayo sa dokumento, no? Legal documents, yun. Isang malaking puntos yun, yung original ng ORCR. Pangalawa, yung dapat kung first owner yan, kung bibilihin mo siya, ay siyempre ID, basic yun, ID. May tatlong signature, at least one or two IDs na mayroong signature na original siya. Basic po yun. Saka to be follow, o saka yung gagawan nyo na deed of sale. Yung deed of sale, madali na yan. Basta legal yung dokumento. Yun lang. At kung ano naman yan, ay third hand or pan third or fifth hands ka na, pang lima ka na o pang apat, ang importante nga hahanapin mo dyan yung original pa rin at yung original na may-ari ID na mayroon signature. Yun, napaka-importante po yun. Kasi yan, kung mga yan ay kailangan mo kung ikaw ay ipapalipat mo yung sasakyan mo sa pangalan mo. Diba? Pero ang pinakadabis talaga dyan, kung walang alarm sa LTO o hindi yan nakagamit sa Commission on the Crime, illegal. Yan, secondary na lang yan, mga IDs nang yan. Kasi kung for example, malinis naman yung sasakyan, eh, ang kulang mo ay ID lang. Wala naman pong kaso yun. Kung minamaneho mo na walang ID, kung walang deed of sale, eh, hindi ka naman pwedeng i-charge. Walang crime dun. Walang crime dun. Ang importante dun, malinis yung sasakyan. At ngayon, kung ikaw ay nakabili na, at may sabihin natin may violation, ay siguro ayusin mo. Kung magaan lang naman yan, bayaran mo. Bayaran mo na lang. Yes. Kasi hindi natin yan maririnyo kung may violation yan. Iipitin ng LTO yung record mo. Registration mo. Eh, hindi naman pwedeng manatiling kulurum yung sasakyan mo. Kasi ka, in case na magka-problema ka, lalo kang madidiin. Diba? So, yun po, ang legality ng ano, yung dalawang yun, napakahalaga. So, kung mamaster natin yung dalawang one in two yan, condition ng makina at price at legal documents ng sasakyan, so magkakaroon na tayo ng confident para bumili ng sikinhan at sasakyan. At ang una nating isipin, yung legalidad niyan. Yung makabili ka ng may tama, magaan na, walang kaso yun eh. Malulugi ka lang doon. Pero yung makabili ka ng hot car, nalugi ka na, mapusasan ka pa. O may impound yung sasakyan mo. So, double action, double ang tama doon.
kaysa makabili ka ng may tamang sasakyan, malulugi ka lang. Halimbawa, nakabili ka si Kinhan, isang linggo pa lang lumabas ka, excited ka, natirikan ka doon sa expressway, nagpahatak ka, magbabayad ka lang siguro more or less. Mababa ang 3,000 hanggang 10,000 doon sa pagpahatak kasi per kilometers ang charges doon. Malulugi ka lang, makaka-recover ka pa. Pero kung mahulihan ka ng hot car, abay mabigat na yon. Commission of the crime, magbabayad ka na, may imbestigahan ka pa, maaabala ka pa. So, malaking dagok sa atin. So, yun po. Maraming salamat. My name is Policia ko. Thank you for watching.